Good morning, guys. So, kabalik ko lang sa biyahe. Ngayong araw is Monday. So, ilang days tayong nag-stop ng biyahe kasi natrangkaso uli ako. So, nung nakaraang week, Monday, Tuesday, hindi ako nagbiyahe kasi masama pakiramdam ko. Tapos, nung Miyerkules, nung nag-okay na pakiramdam ko, nagbiyahe ako. So, doon na yung kumita ng 208 sa pagbiyahe ko. Pero nung Webes, nung nagbiyahe uli ako, half day lang kasi pag-uwi ko. Tapos nang sundo ko kay na misis, sabi ko magpahinga muna ako. Kaso nga lang, sumama yung pakaramdam ko. Tapos nilagnat uli ako. Kaya hindi na ako nakapagbiyahe nung Webes na yon. Tapos nung Biyernes, timing na may training kami sa airport, 7 to 3 p.m. So hindi na rin ako nakapagbiyahe nun kasi medyo masama pa pakiramdam ko. So yung airport pala, nag-apply kami dun. So nung Friday na yun, nag-training na kami. Yung una, yung kasamahan ko na si Mark, naka-start na siya magtrabaho sa airport nung time na yun, pagkatapos na training namin, 7 to 3, pagkagabi yan, nag-start na siya agad. So ako, di pa ako nakapag-start kasi nga wala pa yung background ko kasi nauna na siyang mag-apply sa akin. So Sabado Linggo, hindi rin ako nagbiyahe kasi nga gusto ko bumuti muna pakiramdam ko kasi mahirap na pilitin. So ngayong araw is Lunes, kababalik lang natin ng biyahe. So sana makabawi tayo ngayon kasi ilang days tayo din nakabiyahe. Mahirap naman kasi pilitin pag ano, pag masama yung pakiramdam. So susubukan natin ngayong araw. Ngayon medyo okay na pakiramdam ko pero alam mo na parang ano pa rin, medyo maano pa yung lalamunan ko. So ngayong araw pipilitin natin kung ilan mang kikitain natin sa araw na ito. Kasi ano eh, busy ngayong araw. Pag nakita nyo, busy. So busy sa city ngayon, kaya papunta tayo dun. So gusto kong makabawi ng ilang days na hindi ako nakapagbiyahe. So update ko na lang kayo guys mamaya kung magkano yung kinita natin. O so una nating customer is $4. Kakatid lang natin, malapit lang naman. So mga 2 miles lang, pinick up ko siya. Mga 2 miles lang. So meron tayong $4. Grabe, yung busy ngayon, no? Tingnan nyo guys, oh. Busy. Daming bonus. Pero mostly sa north, papuntang north Las Vegas. So dito ako sa baba eh, sa strip. So, dito muna ako sa city tatambay, wag muna sa airport kasi may ina pa naman ngayon airport eh. Try ko muna mag ikot dito sa city. Ay nako. Sabi nila kahapon daw maganda yung biyahe, naka 350 yata yung kasamahan ko. Tinawagan niya ako kahapon kaso ako ayaw ko magbiyahe kasi nga masama pa yung pakiramdam natin. Ayaw ko nang pilitin na masama pa yung ano na katawan mo, di ba? So hiyaan mo muna, yung pera makikita yan eh. Pag okay na yung pakiramdam mo, magbiyahe na ulit, di ba? So ngayong araw medyo okay na tayo, kaya
makapagbiyahe na tayo. O ewan ko kung sa gabi kung makabiyahe pa ako. Try ko mamaya. So maghanap muna tayo ngayon ng pasahero. Villaggio. So may pick upin tayo sa Villaggio. Ay, nangani na. Dapat pala doon ako. Naku, maka-U-turn. So tour bus lobby. Terminal 1. So may pick upin tayo sa Villaggio. Papuntang airport to. Pabalik na sana ako ng airport. Buti may lumabas na pasahero. Papuntang airport, i-pick upin muna natin. Malapit lang, 4 minutes. Ang 4 tsaka 6, meron na tayong $10. $10 na tayo, guys. Right, guys. So katatapos ko lang kumain dito kasi alas 12 pasado na. So yung kinita natin sa 3 hours natin na biyahe, 3 hours and 30 minutes is $63 and 24 cents. So ang kagandahan lang is ito. Binigyan tayo ng tip ng pasahero natin ng $10. See, diba? Isang pasahero lang nabigay nito. So, sa 3 hours and 30 minutes, meron tayong $73 na kinita. So, kakatapos ko lang kumain. Nagpahinga muna ako, nagbihis ako ng damit kasi nga, basa yung damit ko eh. Yun ang hirap sa pagbibiyahe, minsan na babasa yung likod mo. So, kailangan kong bumili ng ano sa para sa likod. So, pahinga muna tayo, mga 20 minutes siguro. Oh, hindi. Maya-maya, mga 5 minutes kasi 12:56 na. Pagka 1 o'clock, biyahe ulit tayo. So, hanggang gabi na siguro ako, may, hanggang alas, ano na, alas 5. Kasi may susundo naman doon kay Mrs. Off naman yung kasama namin sa bahay ngayon, sa trabaho, kaya siya na magsundo. So, ako, biyahe na ako buong araw. Subukan ko kung ilan yung kitain natin. So ngayon meron na tayong 73 sa 3 hours. Sana makaabot tayo ng 200 sa isang araw na biyahe. So titingnan mo yung gas ko. Wala pa, nasa full tank pa rin eh. Grabe ang tipid ng ano, tipid ng Toyota Corolla sa 3 hours na biyahe. Imagine mo sa 3 hours ng biyahe, may higit pa eh. Kasi dinaan ko pa si na misis dun sa school. Tingnan mo kung, ewan ko kung makita to. Ayan. No? Nasa full tank pa rin. Naka aircon pa ako nyan. So, pag nagbiyahe ako, naka aircon ako kasi mainit dito eh. So, kakaya naman sa customer na hindi ka mag aircon, di ba? So, sa ngayon, full tank pa rin siya. Nabiyahe ko na yata mga mayigit 50 miles na. So ewan ko lang, ito hindi pa to hybrid ha. Ano to, gas lang talaga. So baka next kung gusto ko, kasi balak namin palitan din to, baka next kukunin ko hybrid na lang para mas matipid sa gas. So 12:57, maya maya biyahe na tayo. Kasi nung nakaraang week, ilang days akong hindi nakabiyahe. So sa 1 week, 1.5 days lang yung biyahe ko. So Lunes, Martes, nagkatrangkaso ako, masakit yung ano ko. Tapos nung Miyerkules, nung okay na pakiramdam ko, nagtitry akong magbiyahe.
Doon kumita tayo ng $208 kung nakita nyo sa vlog natin sa shiner ko. Nung Webes, sinubukan ko ulit magbiyahe. Nag half day lang ako kasi parang masama na pakiramdam ko. Ayun, pagkagabi, wala, gininaw ka na. Tapos, pagka Friday ng umaga, 7 hanggang 3 o'clock ng hapon, may training kami sa airport. So, wala na, hindi na rin ako nakabiyahe. Tiniis ko na lang kahit masama pakiramdam ko para maka-attend lang ng training. So, yung training na yun, yun lang yung training namin. Tapos, nag-start na agad yung kasamahan ko. Kung nakita nyo sa video, kasama ko, Pilipino rin yun. Pagkagabi, nag-start na siya agad sa airport. Ako, hindi pa ako makapag-start kasi wala pa akong badging. Siya kasi nauna nag-apply. So, nung dumating yung ano niya, yung background check. Ako, hindi pa natapos background check ko. So, pag natapos na, pwede ka nang kumuha ng badging yung ID. So, kasi siya, sa lahat kami na nag-seminar doon, nag-training, siya lang yung may badging, yung may ID. So, yung lahat kami, hindi pa natapos yung aming background check. Kaya, siya lang muna ang nauna na nakapasok sa trabaho. So, pero lahat kami naka-hire na that time nung Friday. Kasi nakita ko sa record ko na kalagay naka-hire na ako. Tapos yung unang Friday na yun na nag-training kami, bayad yun. So, yun nga lang, di pa ako makapag-start talaga kasi wala pa akong ID. Sa yung ID kasi yun yung binabasihan sa airport. Kailangan may ID ka nun para legal na nagtatrabaho ka talaga. Kasi alam mo na, security reason dito, mahirap. So, hinihintay ko na lang yung badging ko pag nandun na. So, mag-start na tayong magtrabaho sa airport. Ewan ko kung ano yung magiging schedule ko kasi balak ko pang umaga ako 6 to 3. Tapos pagkahapon sunduin ko si na misis. Tsaka pwede pa akong mag part-time na magbiyahe ng lift tsaka ng lift dito sa Vegas sa city. So kahit 5 hours lang maka 100 ka lang per sa 5 hours na yon. At least okay na, di ba? Parang part-time mo lang yun. So sa airport kasi $17.50 yung sweldo namin, yung sahod per hour. So medyo malaki din, tsaka magaan lang yung trabaho dun. So pero subukan ko lang muna kasi okay din naman ang pagbibiyahe ng lift. Subukan ko lang muna yung airport pag parang feel ko na mas maganda pa rin yung biyahe ng lift tsaka Uber. Kasi ngayon wala pa akong Uber eh, lift pa lang. Pag dalawa na kasi app mo, mas maganda, mas malaki yung kikitain mo. So baka July pa ako makapasok sa Uber kasi July pa mag 1 year yung license ko eh, yung lisensya natin. So baka July, ewan ko, mag full time na ako na magbiyahe. Ano oras na? So mag-alauna na guys. Kailangan ko nang mag-online para makabiyahe ulit tayo. Madagdagan natin yung kita natin kasi kailangan nating bumawi. Sa ilang days na naka-absent tayo, 'di ba? Okay. So turn left ka dyan. Saan tayong pipick upin? Malapit lang to. Drop natin yan sa Park MGM. $6. Okay, let's go. Update ko na lang kayo mamaya kung magkano yung kinita natin. Alright, good evening guys. So dito na tayo sa bahay kanina pa. So nag-end ako ng biyahe ko 7:30. So ang oras ngayon is 9:27. So yung kabuang kita natin sa 8 hours na biyahe is 187.54 dollars plus
Binigyan tayo ng cash na tip na $10 kanina. So, 197. Hindi tayo nakaabot ng 200. Gusto ko sana abuti ng 200 kaso. Parang inantok na ako. Kaya umuwi na ako. So, may nagbigay sa atin ng... lagay ko lang mamaya. Siyam na tao nagbigay ng tip. So, naka 22 rides tayo. So, sa kabuuan, meron tayong $24 per hour na kinita sa paglilift dito sa Vegas. So, yung oras pala is 8 hours and 41 minutes. So, ibig sabihin na naka-online ka sa loob ng 8 hours and 41 minutes. So, hindi ibig sabihin na yung 8 hours at 41 minutes, yun talaga yung biyahe-biyahe mo. Hindi. Kasi yung 2 hours dyan, mostly it's standby ka. Kumakain ka ng tanghalian, o nakatambay, naghintay ng pasahero. So, ganyan is nasa ano lang. Nasa 7 hours siguro yung biyahe natin. So, at least di tayo pagod. Meron tayong 197. So, mga ano din to, mga 10,000 din sa Pinas, di ba? So, yun lang. Ito yung kinita natin sa isang araw. So, ngayon, yung araw is Lunes. Ngayon ako nag-start ulit ng nagbiyahe kasi last week isa at kalahating araw lang yata yung biyahe ko. Yung limang araw sa bahay ako kasi na trangkaso tayo. So, nung Biyernes nasa training din tayo. So, hindi na ako nakapagbiyahe nun kasi masama na yung pakiramdam ko din. So, magpahinga na lang ako. So, ngayon, yung araw Lunes. So, balik trabaho tayo sa pagbibiyahe. So, ewan ko kung mag-start na ako magtrabaho sa airport. Pero pag wala pa, babiyahe muna tayo ng lift. So, yun lang. Kita-kits bukas kung wala pang update sa trabaho, biyahe muna. Thank you.